Hello, hello, hello. So for today, maglalagay na tayo ng solar panel. Una, susukatin natin kung gaano kahaba yung railing na kailangan natin dito. L-foot yung gagamitin nating pang mount para maikabit yung railing. At kailangan natin palakihin yung butas niya kasi hindi kasya dito yung tornilyo. So, ito yung L-foot natin. Ganito siya ikakabit. So, ganyan. Pareho sa magkabilang dulo. Ganyan ang gagawin. So, ito yung railings natin. Ganito ang itsura niya pag naikabit na. Ayan. So, pag magkakabit tayong solar panel, parang same lang sa bahay. Kakabit na tayo ng panel. Ang gagamitin ko muna sa ngayon ay itong Jinko Tiger Neo. May video po tayo niyan. Pwede niyong panoorin. Ito muna ikakabit ko kasi ito yung medyo sakto sa size na kailangan natin. Pero maghahanap ako ng mas high quality na solar panel. Ayan. Isa pa. Mukhang kasya talaga ang tatlo. Pero dalawa lang ang meron ako sa ngayon. Yan na, meron tayong dalawang 200 watts o 400 watts yan. Para ma-mount siya, kailangan nyo ng end clamp at mid clamp. So, ikakabit lang yung mid clamp dito. Ganyan. Tapos yung end clamp. Ganun din. Naubusan ako ng end clamp, so ito muna gagamitin ko. Papalitan ko rin kapag dumating na yung in-order ko. So, shoot nyo lang muna dun. Ayan, connected na. So, kasha pa ang isa pang 200 watts dun. Tapos yung wiring is series natin to. Ayan, kinonnect natin yung series, meaning yung positive ng isang panel ay nakakonnect sa negative ng isang panel at yung positive at negative ng both panels ay yun yung output natin. So, ayan na pala. Pupunta na siya sa solar charge controller natin. Hindi pa natin binutasan yung bubong. Susunod natin yun. Te-test muna natin. Ayan, pinipit ko muna siya sa pintuan. Nasa loob na yung solar charge controller. Ayan. Meron tayong 43 volts. Wala pang harvest kasi hindi siya nakakonnect sa battery. Set din pala natin yung voltage. So, naka 24 volts pala siya. Punta natin siya sa 14 volts. 13.8 volts lang. 14.6 volts yung max niyan. Pero, anong error? Ayan. Ayan, mukhang okay na. Ayan, connected na. So, ito yung wire galing sa ating solar panel na dalawang 200 watts. Papunta siya sa solar charge controller, Elejoy, na 400 watts yan. Tapos, ito yung output papuntang battery na yan. Ayan. Ito muna ang ginamit ko, yung ating go kilowatt hour na battery kasi meron siyang display kung ilang amps yung pumapasok. So, meron tayong 0.8 amps. 100% na yung battery natin. Tingnan natin kung tataas kapag iluload natin. Well, hindi possible na hindi tumaas kasi hindi naman nakabilad yung solar panel natin. Yan, in-on ko yung aircon. Nagdi-discharge na tayo. So, tingnan natin na lang dito kung tumaas ba. Hindi, ganun pa rin. 14 watts lang yung pinapasok natin. So, mahina lang kasi hindi nga nakabilad. Mamaya, matitest natin yan. Magdadrive tayo. So, pag pinark natin sa parking, hanap tayo ng maaraw para masulit natin. So, wala pa siyang breaker. Testing lang muna yan. Kapag natanggal na natin yung mga side panels ng sasakyan, ayan, tapos bubuin natin yung mga shelf, pati yung battery natin na malaki, dito natin i
kakabit. Tsaka dadagdagan pa natin yung solar panel natin ng 200 watts pa. Tsaka ang plan ko dyan, meron pang nag-slide palabas na isang 200 o baka 400 watts. Tignan natin kung anong mai-shoot natin. Kaya ako tinaasan yung kani, yung eto, para pwede pang maglagay dito dapat. Dito ng solar panel, tapos mag-slide out siya. So baka mga 800 to 1000 watts may ilalagay natin. Ayan, nakapark tayo ngayon. At medyo makulimlim. So mahina lang yung harvest natin. Tignan natin. Ayan. 65 watts lang. Pinakamataas nakita ko kanina 120 watts. Tapos nagdi-discharge tayo dito sa battery natin ng 24 amps. So nakakatulong naman siya. Kapag maaraw talaga, ayan, hindi na mababawasan yung battery natin. And 8 a.m. na umaga tayo at may harvest na tayo na 150 watts. Kanina before mag-start, ang battery natin ay nasa 21%. 26 na ngayon, so nag-charge siya. 10 amps. Kulit natin mamaya kapag tanghali na kung tataas ba. Ang ini-expect natin ay mga nasa 260 watts. Ayan, tanghaling tapat na po. At ang harvest natin ay 300 watts. Pwede na. So parang 150 watts ang isang panel. Pwede na. Ayan po, at ilang araw na nating tinitesto at nagfa-function naman siya ng maayos. Kaya niyang punuin yung 100 ang power natin ng battery. Pero medyo bitin pa, so dadagdagan pa natin ng 200 watts. May kasya pang 200 watts doon. Meron na tayo dating 100 watts din na Jinko solar panel. So bumili na lang ako ng isa pa. At ayan. At ayun. Nakita nyo eh, dumating na siya pero may issue tayo. So gagawa natin ng video yon kung bakit hindi ko siya gagamitin. So ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng dalawang 300 watts. Kasi yun nga, 600 watts yung kasya dito. May nakita kong sakto na 300 watts dito, dalawa. So yun ang gagawin natin. Papalitan natin itong dalawang 200 watts. So tanggalin lang natin ulit to. So ayan, naikabit na natin yung dalawang 300 watts. Meron na tayong 600 watts. Gabi na. So itutuloy na natin ito bukas. Ang gagawin na natin ay yung wirings, kakabit, tapos lalagyan na natin ng wire papasok. Kasi iniipit lang natin sa pinto yung wire natin. Sige, kita-kita tayo bukas. Ayan, next day na at naayos ko na rin yung wiring. Ito, so nilagyan ko rin ng protection yung wire pang sleeve. Kasi kapag umaandar, pwede yan mag-vibrate pag nahahanginan. Tapos pwedeng kumaskas dito sa frame or kung sa any metal part. At pwedeng mapudpud yung cover ng wire. Magkaroon ng short. Naka-series po yan. Ito. So yung positive ng isang panel nakakonect sa negative ng isang panel. Ang susunod, aayusin na natin yung pagpasok ng wire. Gagamit tayo ng ganito. May cable gun siya. Pininturahan ko at binutasan ko dito, drinil ko para pwedeng i-mount sa roof. Kasi ang design ng iba, parang ginuglo lang nila sa roof. Eh, baka matanggal in time. So, binutasan ko at lalagyan natin ng tornilyo. Dito siya balak ilagay. So, butasan lang natin. May body filler talaga yung bubong. Kainis. Lagay na natin to. Ganyan siya. So, i-shoot na natin yung PV wire natin sa loob. Ang gagamitin natin na wire ay yung 6mm squared na PV wire.
At para sure na waterproof, lalagyan natin ng polyurethane na sealant. Ayan, so inintay ko siyang matuyo overnight at inayos ko na rin yung wiring natin. So, malinis na. Kabit na lang natin siya sa bago nating solar charge controller. Ayan, so pinalitan natin ng SRNE na 60 amps yung ating 400 watts na Elejoy. So, mas malaki na siya, mas kaya niyang i-support talaga yung ating 600 watts na solar panel. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkabit ko kasi kakabit lang naman yung PV dito tapos battery, ganun lang. Ito pala yung pinasukan ng wire. So, ayan. Try natin, i-test natin kung ilang watts ba ang ma-harvest natin. So, alas 12 ngayon, sakto na tirik yung araw. Ayan, so direct sunlight talaga yan. At ang harvest lang natin, 364 watts. So, konti lang yung nadagdag. Try natin lagyan ng load. Baka sakaling tumaas. Ganun talaga, 360 watts lang. Unti lang na nadagdag. Hinintay pa nating uminit yung panels at ganun talaga, 340. So bumababa ng konti. Ay. So medyo nakaka-disappoint pero ganun talaga. Wala kasi tayo mahanap na solar panel na sakto sa size na hinahanap natin. So sa susunod po ay ito na ang gagawin natin. Bubuo na tayo ng battery natin. Ayan, 280 amp hour yung cells natin. Meron tayong 12 pieces, 280 amp hour. Multiply natin ng 3, 800 plus amp hour yung battery natin. Siguro i-capacity test muna natin to para makita natin kung ano talaga yung capacity. Oh, dito na po muna natin tatapusin yung video natin. Medyo nakaka-disappoint pero ganun talaga. Kung may tanong pa po kayo, ay leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye! Okay.